O managilang Diyos sa mangmanal sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon sa gabing ito, O Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy ng mga biyaya, pagkapala, pag-ingat, kaligtasan na patuloy po na iyong pinagkaloob sa bawat sa amin. At maraming salamat din po Diyos sa iyong paglangis sa bawat yuto na iyong banal na panambahan sa gabing ito. Salamat po Diyos sa iyong pagkilid sa iyong banal na kalagitnaan, sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy na umaalis sa basa amin. Mahal na Panginoon, kayo po Diyos, inarito sa huling bahagi ang pag-aaral at pakikinig ng ipong mga salita sa pangunang panalangin ng mahal, ginagal na pastor, sa Dalmeda, yung entire proud of God. Mahal na Panginoon, patuloy po lang siya ng ambang lingkod. Mahal na Panginoon, ikaw po ang magbigay ng tamang salita sa aking po mga labi. Gamit ang pong instrumento at talo yan na pagkapalang espiritual. Patuloy pong buksan na puso pangunawa na lahat tayo po kami na mahal na mga kapatiran, maging sa mga baguhan at maging sa lahat po ng sumusubaybay through Facebook, through live webcast sa gabing ito. Sumami ka, Diyos, sa gabing ito sama-sama naming pinalalayas, sinasuway ang lahat ng uri ng hadlang. We bind all the power of darkness, demons of hindrances, and unbelief and doubts, I command you to cast out right now in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Puri pa ating dakilang Diyos, mga kaming namahal, at pansamantala, tayo po ay makabalik sa ating po mga kanya-kanya mga upuan. At bago po kong patuloy, ako po muna minsan na pampinamot ang pinakamataas ng tas ng pagpupuri, pagdakila, pagsamba, paglahati na ko lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. And I give double honor and respect to the man of God, to the proud of God, our dearly beloved evangelist, pastor, Sua Dalmeda, the loving children, the whole beloved Dalmeda family. And we always remember and treasure the loving memories and teaching of our dearly beloved and honorable son pastor, our dearly beloved mama dear. Magandang gabi na rin po sa lahat po naman na mahal ng kapatid na ating kasama sa ating pong midweek service sa gabing ito. Mag-isa po ng katuwang na kapang magagawa, sa lahat po ng mga katuwang na awit, mga manunugtog at sa lahat po ng mga kapatiran na sumusubaybay through webcast, through Facebook. Magandang kami po sa lahat po ng makatiran dyan, sa dako po ng Pujaira, sa dako po ng Dubai, at sa lahat po ng umuantamay sa ating pinagpalang gawain sa gabi ito. Magandang kami po. Ang lahat po magsaming praise the Lord. Tayo pinara ko sa ating pong pag-aaralan. Diyan po natin ang pamagat ang ating pong baksa. Ating pong topic, Trust in the Lord. Magtiwala sa mahal na Panginoon. Ang ating pong pamagat na talata, basahin po natin sa aklat po ng Propeta Jeremias. Ang kapitulo po ay 17, talatang 5 hanggang 8. Ang aklat ng Propeta Jeremias, kapitulo 17, versikulo 5 hanggang 8. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kaniyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kaniyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o paglilikat man ng pagbubunga. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang banal na salita. From the book of Prophet Jeremiah, chapter 17, verses 5 up to 8, pang sabi ng verse 5, Thus saith the Lord, Cursed be the man that trusteth in man, and maketh bless his arm, and whose heart departed from the Lord. Maliwanag po sinabi ng Biblia, mga nasumpayan ng tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang bisig ang kanyang laman. Yan po ang sabi ng Biblia, mga sa ating kapanahunan, kapag ikay nagtitiwala sa tao, sumpa ang darating sa iyo. Hindi pagpapala, hindi biyaya, bakos ikaw ay mapapa sa ilalim sa sumpa. Lahat ng problema,
karamdaman, kabigatan sa buhay, mga mil, hindi po tatakas at hindi aalis sa iyong mga namang. Pero mga amin na mahal, maliwanag pong sinabi ng Biblia, kaya dapat kapag tayo pinagtitiwala, atin pong itong ilalakak sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng sumunod mga versikulo, sa versikulo 6, "For he shall be like the heat in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhibit the parts of places in the wilderness, in the salt land, in not inhabited." Ang tao pong hindi nagtitiwala sa Diyos, sabi ng Biblia ay katulad daw po ng kugon. Naalala naman po natin yung kugon, ito po yung napakabilis tumubo. At ito yung napakabilis lumago. At pag ito po, pag ito tumubo at lumago na, madali rin pong namamatay. At madaling masunog. Ang lahat magsabing amen. Sino ang buhay ng tao na walang tiwala sa Diyos? Hindi po siya makakita ng mabuti sa kanyang buhay. Sabi niya yung Biblia, katulad siya ng kugon na madaling umuusbong, madaling tumutubo, at kapag sinunog, madaling nawawala. Yan ang buhay ng tao. Amen? Ang sabi ng versikulo po, mga namahal, 7, ng verse 7, mga minamahal, "Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is." Maliwanag po ang sinabi ng Biblia na mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa niya ay ang Panginoon. Hindi sinabing talo, hindi sinabing lugi, hindi ba sinabing magiging baliwala ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Sabi ng Biblia, ikaw ay mapalad. Sabi ng Biblia, kung ang pag-asa mo ay nasa mahal na Panginoon. Ano ang sinabi ng 8, mga minamahal? Verse 8, "For he shall be as a tree planted by the waters, in that spread out his roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaves shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit." Na lahat magsabing amen. Yun pong nagtitiwala sa Diyos at umaasa sa Diyos. Ang sabi ng versikulo 8, ay katulad po siya ng isang halaman na itinanim sa siping ng tubig, unang ilog, na dumating man ang tagtuyot, wala mang sa mga minamal kong ulan, ang sabi ng Biblia, sabagat siya'y nakatanim doon sa siping ng tubig, hindi siya mga problema. Kahit walang ulan, patuloy ang kanyang pagtubo, patuloy ang kanyang paglago, mga minamahal. Amen. Amen. Hindi siya mababalisa kung wala mang ulan, mga minamahal, kung wala mang amhamog, mga minamahal, ang sabi ng Biblia. Sabagat yung kanyang ugat ay sumisipsip ng tubig doon sa ilog, patuloy ang kanyang pagbunga. Amen. Basahin po natin ang pagkakaiba ng dalawang hari na ating matutunghayan sa gabi ito. Ating pong tingnan yung nagtiwala at umasa sa Diyos at yung isa na hindi nagtiwala at hindi umasa sa Diyos. 2 Kings chapter 20, verses 1 up to 6. Kanya po. Dito po sa aklat ng ikalawang mga hari, Kabanata 20, ang talata ay 1 hanggang 6. "Nang mga araw na yaon, ay may sakit na ikamamatay si Ezekias, at si Isayas na propeta na anak ni Amos, ay naparoon sa kaniya. At nagsabi sa kaniya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong buhay, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy, kaniyang ipinihit ang kaniyang mukha sa panig ng bahay at nalalangin sa Panginoon na nagsasabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo, sa katotohanan at may dalisay na puso, at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na mainam. At nangyari bago si Isayas ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya na nagsasabi, bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan. Ganito ang sabi ng Panginoong ng Diyos ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito ang aking pagagalingin ka.
sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. Talatang 6, at aking dadagdag ang iyong mga kaarawan ay 15 taon, at aking iniligtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria. At aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin at hindi sa aking lingkod na si David. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating dakilang Diyos. Dito po sa ikalawang hari, Kapitulo 20, talatang 1 hanggang 6, ay nakasad ang isang pangyayari at naganap sa buhay ng ating kapatid na si Haring Hezekiah. Sabi ng Biblia, mga naman, kinausap na po ng Diyos. Sa pagitan po man ko ni Propeta Amos, ito pong si Propeta, si Haring Hezekiah. Sabi, ihanda mo na ang iyong sambayan, sabagat ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Sa ating binasa, mga siya po ay nagkaroon po ng karamdaman ang sabing sick unto death. Kung sa cancer, mga amin na mahal, stage 4 na ang kanyang sakit. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, sa wagin na po ni Propeta Amos, set thine house in order. Sabihin, magpaalam ka na sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa lahat ng nasasakupan mo, sa general mo, sa mga kapitan mo, sa lahat ng kawal mo. Pinagpapaalam na siya ng mahal na Panginoon. Kasi nakatakda na nga po siyang mamatay mga minamahal. Pero mga sahalip po na magmukmok at malungkot mga minamahal ito pong si Haring Hezekiah, hindi po siya nabahala mga minamahal. Ang sabi niya, mahal mga minamahal sa ating binasya, siya po ay nareklod sa mahal na Panginoon. Siya'y umiyak, siya'y tumangis, siya'y lumuhod. Ang sabi niya, mahala pa yung alalahan mo kung paano ko'y lumakad sa iyo na may tapat na puso, may sakda na puso. Alalahan mo ang lahat ng aking mga gawa. Kaya habang mga kung naglalakbay sa propeta ng Amos pala, o propeta Isaiah, mga namahal, palabas ng bayan, muli nangusap mga ko kay propeta Isaiah. Ang sabi, mga namahal, bumalik ka. At sabihin mo sa aking lalingkod na si Haring Hezekiah, nakita ko ang kanyang pagtangis. Nadinig ko ang kanyang mga panalangin. Sabihin mo sa kanya, sa ganitong araw, siya ay papasok sa aking bahay at pagagalingin ko siya. At idadagdag ko sa kanyang buhay ay 15 taon. Amen? At ang pangako pa ng Diyos, ipagsasanggalang niya ang bayang Israel. Ipagtatanggol niya ang kaharian ni Haring Hezekiah. Nangyari po ba at naganap, mga minamahal? Nangyari at naganap, humaba ang buhay ng ating kapatid na si Haring Hezekiah. Bakit? Sabagat siya'y nagtiwala sa Diyos. Sabi niya, mga mil sa kanyang panalangin, mahalapin alalahin mo kung paano kayo lumakas sa iyo na may tapat na puso, may sakda na puso, alalahin mo lahat ng aking mga gawa. Kaya lahat ng ating ginagawa, ito pala hindi lingid sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kung tayo pinagtitiwala at umaasa sa kapangyarihan ng Diyos, meron siyang magagawa, mga minamahal. Sabi ng Biblia, sa ating binasa, hindi pa po nakakalabas ng bayan, mga ko, ang ating kapatid sa propeta Isaiah. Nangusap na sa kanya ang mahal na Panginoon, magbalik ka sa aking lingkod na si Haring Hezekiah. Sabi mo sa kanya, nakita ko ang kanyang pag-iyak. Nadinig ko ang kanyang mga panalangin. Yung ating palang ginagawa na pagtangis, yung ating pumangkong mga panalangin, hindi itulingin sa harapan ng Diyos. Kung tayo lamang pinaglalagak ang tiwala sa ating mahal, narian lagi ang dakilang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Marami tayong kapatiran eh. Dati-dati, tiningnan na lang doktor yung kalamang buhay, 2 months na lang, 3 months na lang, 6 months na lang ang ibinigay na palugit sa kalang buhay. Pero nung sila nagtiwala at naglingkod sa mahal na Panginoon, nagpabautismo sa tubig na sa pangalan ni Jesus, dinagdagan ng 5 taon, yung iba ay 10 taon, yung iba ay 20 taon, yung iba nga umabot pa ng 30 taon, mga minamahal.
dahil ang buhay nagmumula sa ating dakilang Diyos mga aming na mahal. Ang nais lang ng mahalapin, ikaw ay magtiwala at umasa sa Kanya. Makikita mo kung paano kikilos ang Diyos sa iyong buhay, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ganyan po ang Diyos sa gawain ng Jesus Mercy. Kapag inaglagak ng tiwala at pag-asa sa Kanya, hindi po kayo bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang pangalan na ating dakilang Diyos. Sumunod mga kuna versikulo, ating pong bigyan ng pansin. Ito naman pong isang hari din po ng Israel. Si Haring Asa, ikalawang kronika, kapitulo 16, talatang 12 hanggang 13. Kaya hindi po. Dito po sa aklat, ikalawang aklat ng mga kronika, kabanata po ay 16, talatay 12 at 13. Sa talatang 12, at na ikatlong put siyam na taon ng kaniyang paghahari, si Asa ay nagkasakit sa kaniyang mga paa. Ang kaniyang sakit ay totoong malubha. Gayon may sa kaniyang sakit, ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang mga manggagamot. At si Asa ay natulog na kasama ng kaniyang mga magulang at namatay sa ikaapat na pung isang taon ng kaniyang paghahari. Amen. 2 Chronicles chapter 16 verses 12 and 13. Balikan po natin mga minamahal. Sabi ko ng verse 12, and Asa in the 39th year of his reign was diseased in his feet until his disease was exceeding great. Yet in his disease, he sought not to the Lord, but to the physicians. Verse 13. And Asa slept with his fathers and died in the 140th year of his reign. Na lahat po magsabing amen. Tingnan lang po natin yung pagkakaiba. Si Haring Hezekiah, nagtiwala at umasa sa Diyos. Yung kanyang karamdaman, mga na ikamamatay na niya, ipinagkatiwala na sa Diyos. Ito namang si Haring Asa, na bagamat napakaganda ng kanyang pangalan, Haring Asa, hindi siya umasa at hindi nagtiwala sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, nung siya po'y ikatatlumpot siyang nanggahari, 39 years, reign as a king of Israel, kasi mostly mga minamahal ang termino po kasi ng hari sa lumang tipan, 40 years talaga, apat na dekada. Amen. Si Haring David ay 40 years. And si Haring Solomon ay 40 years. So mga minamahal, pagdating po ng 39 years ng paghahari ni Haring Asa, ang sabi ng Biblia, bagamat nung siya'y baguhan palang hari, siya po ay masigap na gumagawa sa gawain ng Diyos. Nagtitiwala siya sa ating mahalapin yung lahat ng kanyang problema, kabalisahan, dinadala sa loob at labas ng kanyang kaharian, ng kanyang palasyo, inaasa niya sa Diyos. Pero habang tumatagal ng mga minamahal, noong ikatatumpot siya na po ng kanyang paghahari, nagkaroon po siya ng karamdaman ng sabi, sakit sa paa. At alam naman natin, kapag sakit sa paa, siguro mga minamahal, yan po mga minamahal ko ay arthritis o diabetes mga minamahal. Sumalala ang kanyang karamdaman at ang sabi ng Biblia, habang tumatagal ang kanyang karamdaman, hindi niya naisip ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Hindi niya naisip na mayroong Diyos na kaya siyang pagalingin. Umasa siya sa mga dalubhasa. Umasa po siya sa mga doktor. Umasa siya sa mga magagamot. Sabagat iniisip niya, sabagat marami niya siyang ginto, marami siyang pilak, magagawang dugtungan ng mga dalubhasa ang kanyang buhay, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, habang tumatagal ay lalong lumalala ang karamdaman ni Haring Asa. Kailan siya namatay? Sa kanyang ikapat tapos isang taong paghahari. So, he suffered 2 years sa kanyang karamdamang sa paa na lalong lumulubha at lumalala. And yet, mga hindi niya hinanap ang mahal na Panginoon. Kung saan-saan po siya pumutang dako para humarap ng mga dalubhasang doktor, mga gamot upang maibsan ang kanyang karamdamang sakit sa paa. Pero bigo po siya, mga minamahal. Namatay siya nung siya po ay 41 years ng hari sa Israel.
Na-displace ang mahal na Panginoon. Malaki ang pagkakaiba nila ni Haring Hizikiah. Nalugod ang Diyos kay Haring Hizikiah, idinagdag sa kanya 15 taon. Palakpakan natin lahat ang ating dakilang Diyos. Si Haring Asa na napakaganda ng kanyang pangalan, hindi nagtiwala at hindi umasa sa Diyos. Halos maubos na ang kanyang ginto. Halos maubos na ang kanyang pilak. Halos maubos na ang kanyang kayamanan na kami na mahal. Halos lahat na ng doktor, mga gamot at nalubhasa na ipatawag na niya. Pero lalong lumalula at lumulubha ang kanyang karamdaman. Pero si Haring Hizikiah, isang iyak lang niya sa mahal na Panginoon. Mahal na pinalalahan mo kung paano ko lumakad sa iyong mga may sakdal na puso. Alalahan mo kung paano ako gumagawa sa iyong gawain. Nakikita pala yan ng mahal na Panginoon. Amen? Yan ang sabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa iyo, ako'y magpapakita ng mga bagay na hindi mo nalalaman at hindi naunawaan. Ibigay ng Diyos kay Haring Hizikiah instant healing, mga minamahal. Plus, yung pagsasanggalang ng kanyang kaharian na hindi siya matatalo sa anumang digmaan na kanyang haharapin for 15 years, mga minamahal. Lahat magsabing amen. Lahat magsabing praise the Lord. Napakaganda at napakasarap ng pangako ng Diyos sa lahat na nagtitiwala at umaasa sa mahal na Panginoon. Pero kabiguan naman doon sa hindi nagtitiwala at hindi umaasa sa Diyos. Kaya sa gabing ito, saan tayo magtitiwala at saan tayo aasa? Huwag sa doktor, huwag sa albularyo, huwag sa mga gamot. Ipagkatiwala natin, iasa natin ang buhay sa mahal na Panginoon. Amen? Sumunod na versikulo. Proverbs chapter 10, verse 27, and last verse, Hebrews chapter 6, verse 10. Praise the Lord, dito sa aklat ng mga kawikaan, Kabanata 10, ang talata ay 27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan, ngunit ang mga taon ng masama ay nangangaunti. Amen. Sa ipon ng Proverbs, chapter 10, verse 27, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Totoo po ba mga minamahal? Naganap sa dalawang hari. Amen? Si Haring Hizikiah ay takot magkasala sa Diyos. Ginagawa niya ang lahat ng bagay na kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Lagi niyang pinaparangalan ang mahal na Panginoon. Si Haring Asa, hindi po siya naging kalugod-lugod kaya yung kanyang buhay ay nadali, mga minamahal. Pero sa Haring Hizikiah, pinahaba ng Diyos ang kanyang buhay. Bakit? May takot siya sa mahal na Panginoon. Ginawa niya ang buong-buong kalooban ng Diyos. Kaya kung gusto po natin humaba ang ating buhay sa ating degdig na ginagalawan, gumawa ng gumawa ng gumawa sa gawain ng Diyos, maglingkod sa Diyos na may takot at tanginginig. Amen? Kailangan ang sabi ng Philippians chapter 2, verse 12, work out your own salvation with fear and trembling. Wala namang nakakakita, hindi man tayo nakikita natin dearly beloved parents and the whole beloved Almena family sa ating trabaho, sa ating hanapoy, sa ating opisina, sa ating binutulang bahay. Tayo ay may kabanalan, tayo gagawa sa gawain ng Diyos ng buong katapatan, mga minamahal. Amen? Hindi po tayo eye service, hindi po tayo min pleaser, mga minamahal. Amen? May kabanalan lang kapag kita na lang kalang-kalang pastor. May kabanalan lang kapag nasa church. Hindi po, mga kapatid. Tayo po nasa loob at labas ng ating iglesia. Tayo po may kabanalan sabagat ang nais natin laging panulugaran ang ating mahal na Panginoon. Amen? Purihin ang pangalan ating dakilang Diyos. Last verse, Hebrews chapter 6, verse 10. Sa aklat ng Hebreo, kapitulo 6, versikulo 10.
Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig sa inyong ipinakita sa kaniyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Last verse, Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unrighteous to forget your work in labor of love which you have shown toward His name in that you have ministered to the saints and do minister. Maliwanag po ang sinabi ng Biblia na ang Diyos po ay hindi nakakalimot at nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa, ang ating pagmamahal na ating ginagawa sa gawain ng Diyos, yung ating pagtulong, yung ating pagsuporta, yung ating katapatan sa pag-ibigay, yan po ay alam at batid ng Diyos. Lahat ay recorded doon sa kabilang buhay, sa aklat ng buhay, lahat po yan ay nakatala. Yung ating pagbalo, Wednesdays, Fridays, Sundays, yung ating pagpupuri, yung ating pagpalakpak, yung ating pagsaya, yung ating pagtaas ng ating mga kamay, itong lahat ay nakatala sa aklat ng buhay, mga minamahal. Yung lahat ng ating pag-aayuno, yung lahat ng ating mga panalangin, yung lahat ng ating pagsakripisyo, alam yan ng mahal na Panginoon. Sabi, in that you have ministered to the saints and do ministers. Lahat ng ginagawa nyo. Pag-birthday ng mala pastor, nagpapadala kayo ng regalo. Pag-bati nyo, sabi ng Biblia, yan po ay alam ng mahal na Panginoon. Napakapalad po natin na tayo po merong tao ng Diyos, propeta ng Diyos na nangangalaga sa atin. Sino tayo? Hindi tayo kamag-anak. Hindi tayo kadugo, hindi tayo kakilala, and yet, tayo po ay laging nasa tuhod nila ng panalangin. Upang kay gabayan, ingatan, pagpalain, panghawakan, at higit sa lahat, mga minamahal, sama-sama na magmana ng buhay nung langgan. We are blessed among the blessed. Amen. Yung ibang pastor, mga minamahal, pupunta lang sa gawain. Saan galing? Sa hanap buhay. Galing sa negosyo. Ating mahal na pastor, 24 hours, ginagawa niya ang kalooban ng mahal na Panginoon. Saksi po ang ibang lingkod, mga minamahal, kasi doon na po ako tumanda sa Villarunet. Nag-full-time worker ako, 20. Ngayon, 55 na ako. Oh, just imagine. Mas matagal na po yung aking edad sa church kaysa sa labas. Doon ko nakita ang pagsumikap na ating minamahal pastor. Mahaba na yung 2 o 3 oras na tulog. Nakita ko kung paano po nila alagaan ang pinagpala na ating banal na iglesia. Lahat magsabing praise the Lord. Yung pagmamahal sa mga gawa, pagmamahal sa mga choir members, pagmamahal sa mga kapatiran. Sabi ko, sino tayo para alagaan? Amen. Kaya napakapalad po natin na tayo pibinigyan ng tunay na pastor na ating mga kaluluwa. Tayo pong lahat tumayo, alayan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Awitan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ako'y nagtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man kahit saan tayo pumunta, mga minamahal, tayo pinagtiwala. Umasa sa dakilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Sa sakit na pakikipagpaka, takutin ba?
ibilog mga halimang bibis. Sa sabihin ko, hindi maalis. Narihan ka, mahal na, hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayan. Hallelujah. Sa hinagpis, hallelujah. Si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Sa gitna ng pakikipagpakla, nakuting pa ang kaluluwa. Ang asahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas kanyang minamahal, mga ibo pinapatuwayan. Ibigod, hallelujah. Lalo na yaring buhay sa gabi araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Amen, Lord. Hallelujah. Sa gitna na nagtitiwala kami sa iyo. Pagkikipagpala ng bagay, mahal na tayo. Nakutin pa ang kaluluwa, ang asa ko pa'y ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Sa gitna na pag-ibig-ibang-baka, takutin ba ng kaluluwa ang asa malayo ba, malalim ang bibis. Sa piling ko, hindi umalis. Salamat po, malamit narin ka lagi. Kasalo sa hinagpis, si Jesus na harin ang pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna na pag-ibig-ibag-baga, takotin ba ang kaluluwa, ang asan ko pa'y nasya. Kanyang pinamahal, even Lord, hallelujah. Mga ibo pinapatuwayan. Di lalo na salamat po, mahal namin sa iyong pag-iingat sa aking buhay. Hallelujah. Iingatan sa aming araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pag-ibig-ibig-baga, takotin pa ang kaluluwa, ang asahan ko pa'y ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pag-ibig-ibig-baga, takutin pa ng kaluluwa, ang asahan ko pa rin ay siya, ang asahan ko.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puring ka, mahal na Panginoon. Patuloy po tayong magtiwala at umasa sa dakilang kapangyarihan na ating mahal na Panginoon. Huwag tayong magtiwala sa labas. Huwag nating iasa ang ating kaligtasan sa labas. Iasa natin ating buhay sa isang manlilikha ang ating dakilang tagligtas ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng ating mahalapin. Magtiwala po tayo sa kanyang dakilang kapangyarihan. Purihin ka, O Diyos, sa gabi ito. Mga may naman habang kanyang pong banal presensya na sa ating pong banal kalagitnaan, tayo pidarako sa ating lahat ng mga pangangailangan sa gabi ito. Hallelujah. Patuloy po natin isama sa panalangin ating pong minamahal, ginagalabas to, the whole beloved Almeda family, lahat po ng mga magagawa ng ating pong balaglis, ating pong mga labans na hindi paligtas, makapatirang nawalay, tumaligod ng lamig, nakalimot, atin silang ipanalangin na nawa, ibalik ng malapit sa kanyang dakilang gawain. Mga kapatiran na hindi po natin kasama sa gabing ito, sa lahat pong sumusubaybay through Facebook, through webcast, sa inyo pong mga tahanan na naman pong impuntaglay na problema, karandaman, ibakatiwala natin lahat sa mahal na Pinon. Siya po ay dakilang mga gamot, walang mahirap sa kanya. Ang layos lang mahal na Pinon, tayo po ay magtiwala at umasa sa mahal na Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Sa pangunapalain na mahal ng pastor, tayo pong lahat ay magsisi. Opo, dakilang Diyos, sa magbanal sa pangalan ni Jesus, sa gabing ito kayo ipatuloy at sa masamang dumudulog sa ipong maratono ng biyaya. Sa pangunapalain na mahal ng pastor, sa Danameda, you in time proud of God. Saan kami nakulang at nagkamali? Kapag patawa ba sa inyo kami ipangdulog? Alat ay pumakahilingan, especially ang patuloy po na kalakasan, mahabang buhay na ipo'y namahal, ginagalamasto ang kalapong buong sambayan upang patuloy po na pangulat, pangalagaan na iyong pinagpala at napakalawak na gawain lahat na po na mga magagawa na ipo'y malaglisya, mga ipo'y mga malas na buhay na hindi paligtas, makapatirang nawalay, tumaligod ng lamig, nakalimot sa iyo, patuloy silang kahabagan at kausapin, ibalik sa iyong banal na gawain lahat po na mga katiyang aking kasama sa gabing ito at sumusubaybay through webcast, through Facebook. Ano naman po kalapong taglay na kalamdaman, bisyo, kahinaan, kayo po ang kinakompletong pagkapalat kalayaan sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Ito po ang samat panalangin. Amen. Marami naman bilang po ito pumunta ka ng ating banamalataya. Isipin natin na pang mga kamay at palat ating pong dalo bilang pasto nakapatong sa ating mga ulo. Kanang kamay sa bagat pati ating taglay na karamdaman, kung bisyo naman niya mga minamahal, pagmura, pagsinungaling, inyo pong ipatong kanang kamay sa ating mga labi. Kung kayo may kahilingan, inyo pong itaas ang dalawang kamay. Dapat kung kayo pinilupaypay at nalalamig, ipatong po niyo ang dalawang kamay sa ating mga ulo. At isa hindi panalamig, panlupaypay, lumaysi sa akin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sama-sama naming pinalalayas, sinasoy ang lahat ng uri ng sakit, karamdaman na katulad ng cancer, dimin, leukemia, asthma, TB, diabetes, sakit sa puso, AIDS, kasal, in Jesus' name, dimin, sakit sa balat, dimin, lagnat, ubo, trangkaso, COVID-19, bihilin, kasal, in Jesus' name, di na mga bisyo, di pag naman ng alak, paniningal, pagkadag-adig sa buadig, pagkabaklat, pagkatumboy, kahirapan sa buhay, problema, pagkailangan, lumas in lang sa pangalan ni Jesus, tanggapin natin ang kompletong kalayaan, kagalingan sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Punin po ating dakilang Diyos, mga minamahal. And with full assurance of faith, at the top of our mga shouting jam 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Muli pa ating dakilang Diyos, mga minamahal. At sa mabalataya po tayo na tayo pinagpala at pinagaling na po ng ating dakilang Diyos na may lahat po ng kapurihan. Kadakilang salamat at sa ating mabait na